Bukar Tob Likolam. That is Hebrew. Good morning, everyone. Welcome again to the message for today entitled Jesus Christ is the only answer to our spiritual and temporal darkness. Jesus Christ is the only answer to our spiritual and temporal darkness. Ang ating pong gagamitin ngayon na verses ay matatagpuan sa John chapter 1 verse 1 to 5. Yun po ang ating springboard upang maintindihan po natin kung bakit nandoon tayo sa spiritual and temporal darkness at sino yung kasagutan. So habang inaantay natin yung iba na makapasok po sa ating FB Live message, again, let me take this opportunity to present to you the gospel of our salvation, ang magandang balita ng ating kaligtasan, at ito po ay tungkol kay Jesus Christ, ang kanyang ginawa at kung sino siya. The person and work of Jesus Christ, kasi tayo po ay nagkasala at nahiwalay sa God na banal. Ang dalawa pong premise ng ating good news ay ang bad news, at ang dalawang premise ng bad news ay we're all sinners and fall short of the glory of God. Ibig sabihin nun, lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawalhatian ng Holy God, kasi ang requirement po ng Holy God is perfect righteousness. And God is holy, kaya nga sinasabi sa Isaiah 6 na mga angels doon, seraphim, na holy, holy, holy. God is holy. Tayo ay makasalanan. That is the reason of our problem, that we are unreconciled o hiwalay sa God. At kung tayo po ay hindi mare-reconcile sa God, tayo po ay mapapunta talaga doon sa penalty natin, which is hell. At the same time, hindi tayo makatakas dito sa ating kalagayan na nakagapos ng kasalanan. Kailangan natin maintindihan na tayo po ay nagkasala, binigay ngayong batas ni Moses for us to base na tayo po ay hindi nakapasa talaga. Pwede natin i-assess yung ating kalagayan, tayo ba ay nagsisinungaling, tayo ba ay nagnakaw maski konti, tayo ba ay blasphemous, ginagamit ba natin yung word of God in in vain, tayo ba ay nangangalunya, tayo ba ay nagagalit. So even one simple sin is enough for us to be condemned. Kaya nga perfect yung ating God, hindi niya inaallow even one sin. Yun po ang mahirap na intindihin, but that is the real case talaga, na tayong lahat ay nagkasala, at kung hindi tayo ma-reconcile kay God, ay talagang tayo ay mapapahamak. And the gospel is sinummarize ngayon ng famous verse na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So paano po natin makukuha yung ginawa ni Jesus Christ, ang salvation na ginawa ni Jesus Christ? Not by our works, not by being moral, not by sacrifices or sacraments and other ceremonies, but through our faith. Dapat talaga tayong maniniwala kay Jesus Christ. At kung tayo maniniwala kay Jesus Christ, kung binuksan na po ang ating puso at isipan, malaman natin na hindi dapat tayong magkasala, kaya we have to repent from our sins and obey ng mga batas na nakakapag-create ng kasalanan. So that is the gospel. The gospel is the work and person of Jesus Christ. At ito po yung ating babasihan din po kung sino si Jesus Christ, at makikita natin dito na siya talaga ay truly God at the same time truly man. So yun po ang gospel, the work and person of Jesus Christ, at yun lang ang paraan upang tayo po ay makaalis sa ating kalagayan na unreconciled with God. So sa umagang po ito ay babasihan po natin ang verses na to. Makibukas po kayo sa akin sa John chapter 1 verse 1 to 5 at babasahin po natin at the same time yung verse 14 at atin pong babasahin. Okay? Let us begin, mga kapatid.
Bokor Tob, good morning. Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay makarinig ng kanyang mga salita galing sa Biblia. At the same time, sa mensahe po sa umagang ito na pinamagatan nating Jesus Christ is the only answer to our spiritual and temporal darkness. Si Hesukristo lamang ang sagot ng ating pagkalugmok sa ating spiritual na darkness, sa ating kalagayan na nasa madilim, hindi lamang sa spiritual kundi naapektuhan din po yung ating temporal or worldly life. Babasahin ko po ito sa New King James Version. Ito po ang nakasulat dito, that subtitle of my Bible is the eternal word. John chapter 1 verse 1 to 5. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of men, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Sa verse 14, ang sabi dito, and the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. At makikita po natin sa John chapter 8 verse 1 verse 12, then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Yun po ang mga nakasulat sa ating binasa. At tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming nagpapasalamat na kami Lord ay binigyan mo ng pagkakataon na makarinig na iyong masalita galing sa Biblia at the same time sa mga mensahe po sa umagang ito. I-bless mo po ang bawat isa na makikinig. Buksan mo po Lord ang aming spiritual life, ang aming spiritual mind upang makaalis po kami sa darkness kung hindi pa kami nakaalis. At ganun din po makatulong sa aming mga buhay habang kami naglalakad sa mundo nito. Salamat muli Lord at dalangin namin ito. In Jesus' name, Amen. Ang ating pong binasa na 5 verses sa John chapter 1 ay very loaded po yan. At dito po ay punong-puno po ito ng mga theological at mga principles sa Bible. At ito po ay sinulat ni John the Beloved. Ito po ay isa sa mga gospel books. One of the genres of the Bible books ay ang gospel books. At ito po ay isa sa mga gospel. Out of the four, si John lang po ang nag-emphasize about the deity or the pagka-Diyos ni Jesus Christ. So katulad ng aking sinabi kanina, ito po ay loaded na 5 verses kasi dito po ay hindi lamang nagsisimula sa kapanganakan ni Jesus Christ, hindi lamang nagsisimula kay Abraham, kundi hindi rin nagsisimula kay Adam, the first man, kundi ito ay nagsisimula sa eternity past na si Jesus Christ ay existing na. So dito po ang sabi sa verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So malinaw na malinaw, ng Word po, ang sabi nga ng Greek dito ay Logos. Ang Logos po ay, according sa aking mga binabasa, ay the divine reason and essence which gives order and meaning to the universe. So yun po ang Greek word ng Logos, kasi ang Bible po natin, ang New Testament po ay sinulat po yan sa Greek, Koine Greek, at ang interpretation po doon ay Logos, which is more on that deity. So existing din po yung mga Hebrews or Jews doon. Sa kanila po ang logos po or ginamit ito ay dabar. Dalet, beth, res, dabar. Ito po ay about creation, no? Kasi sabi ang ating pong mundo ay create by word, no? Yun ba, let there be light, create yan by word, no? So sa dabar, yun po ay agent of creation. It also means message to the prophet of Israel. Kasi alam po natin na ang mensahe po ng God sa atin ay ibinigay sa Israel. Doon dumaan sa kanila ang oracle, doon dumaan sa kanila ang mga batas kay Moses. At the same time,
doon talaga lumabas si Jesus Christ sa lahi ni Abraham. So dito, sabi dito, in the beginning was the Word. Sa simula pa lang ay ang salita. And the Word was with God. No? So dito po ay nagsisimula din pong bakit dalawang entity ito. Dapat dalawang person ito. Kasi and the Word was with God. At ang interpretation nga dito ay hindi lamang nandoon kundi face to face with God talaga. The Word, the Logos, was face to face with God, the Yahweh, no? And the Word was God. So, dito po, nagkakagulo na ang mga theologians kasi mayroon pong dalawang persons ang God dito. Kasi isa ito sa mga verses na basihan kung bakit po tayo naniniwala ng Trinity. Kasi doon sa Old Testament, mayroon na po mga implication doon na Jesus Christ was God, is God at ang Father ay God, at the same time, nandun yung Holy Spirit. Nandun yung Holy Spirit. So, dito po, nagsisimula na hindi natin kayang i-reconcile ang God. At hindi natin pwedeng sabihin na hindi God itong Word na to, kasi malinaw na malinaw that the Word is God. So, para po sa kaalaman ng lahat, sino po yung Word, babasahin ko lang po yung sa 14 ng ng John 1:14. Ang sabi dito, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. The Word became flesh, nagkatawang tao, katulad ng mga tao, nagkatawang tao siya, at naninirahan siya na nakita ni na John ang ibang apostol, at nakita nila ang glory, na glory din talaga ng Father, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So malinaw na malinaw po dito na Jesus Christ hindi lamang siya nag-exist when he was born on the virgin birth of Mary. He was coexisting with God the Father and the Holy Spirit in the eternity past since yung kanilang existence. Hindi po subordinate si Jesus Christ. Ontologically speaking, pareho sila. Sila po ay parehong God, but they're the same. Yun nga ang isang mystery po sa Trinity, that there is one God, but three persons. At dito po makikita natin na in the beginning was the Word, si Jesus Christ ito, na create, na agent of creation, and the Word was face to face with God, and the Word was God. At dito pinapakita po yung creation. He was in the beginning with God. Verse 3, all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. So, Jesus Christ is the all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Siya yung davar, siya yung agent of creation. Kaya pag sinabi ng God na mag-create na ganun, ye He or, by He or, ibig sabihin nun, other light, magkaroon po ng light, no? Yun po ang iba. There should be light and there was light, no? Let there be light and the light existed sa isang salita lang ng God. So Jesus Christ was the Logos, the deity talaga to, the deity of ano. Yeah, ito ay malinaw na malinaw ito sa mga tao doon sa kapanahon na nila. Sa kapanahon na kasi nila, both Jews and Greek ay nag-exist sa kapanahon na ni Jesus Christ. At malinaw na sa kanila na the idea of divinity that both Greek and Jews alike understand. No? So hindi po natin na pwedeng sabihin na hindi naintindihan ito ng mga Greek na representative ng mga Gentiles. At hindi po natin sabihin na hindi ito naintindihan ng mga Jews, na yun talaga yung doon pinapadaan ang oracle and mga batas, at doon nga dumaan si Jesus Christ. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. So, si Jesus Christ po ay hindi ginawa. He coexist equally with God the Father, sabay sila with the Holy Spirit and God the Father. So, dito tayo ngayon ay pakita natin yung verse 4, in Him was life. No? Sa kay Jesus Christ, nandoon yung buhay natin. Nandoon talaga nagre-revolve ang ating topic about the life. Ang life po natin ay sabi nga kay Adam nung nagkasala sila, you will die.
and you will be separated by from God, no? Kasi nagkasala nga tayo at kailangan nating ma-reconcile at magkaroon tayo ng life. And the life was the light of men. So dito po ang light ay sinabi po dito nga ito po yung talagang light na nagbibigay ng liwanag sa ating spiritual na buhay. Kasi tayo po ay, according to the Bible, ay tayo po ay spiritually dead at nandun tayo sa spiritual darkness, no? Dalawa po ang component natin pag-usapan dito. Ang ating pong condition na we are in spiritual darkness, at the same time, we are in the darkness also in the temporal side of our life today. Una-una po, bakit po tayo nandun sa darkness? Kasi po, dahil sa ating kasalanan, nabulag tayo, di natin naintindihan na tayo po talaga ay makasalanan. So, unless God will illuminate us, we cannot see that we are in a condition that we are in darkness. So, mayroon po mga example dyan na ang isang tao po ay siya po ay naisa sa isang kwarto, siya po ay nandun sa napakadumi at napaka-dangerous na kwarto at walang ilaw doon. Kaya siya ay nakahiga doon, hindi niya alam na katabi niya ay mga ahas, katabi niya ay mga scorpions, katabi niya ay mga spiders na poisonous, katabi niya ay mga cockroaches, katabi niya yung mga maduduming bagay doon. At dahil nga hindi niya nakikita, siya ay kampante na kampante doon, akala niya okay lang siya. But when the light was opened, during nakita niya na talagang nakita niya na ang kanyang kapaligiran pala ay dangerous yan at mamamatay siya, hindi niya maalam na kung mamatay siya doon or makagat siya ng ahas na poisonous, siya po ay mamamatay. Ganun po ang ating kalagayan. Akala lang natin ay tayo po ay nasa isang kondisyon na tayo po ay ligtas. Yan po ang palagi nating anak, tayo nasa ligtas, pero hindi po tayo ligtas. Kasi ang una pong ginagawa ng banal na espiritu doon sa 14 ng John ay sabi na, 16 ng John verse 8, ay sabi na, when the Holy Spirit will come, He will convict you of your sin, of righteousness, and of judgment. Bakit po? Tayo po ay mayroong kasalanan at sin doon ay singular. Ang pinaka main root talaga ng ating kasalanan ay yung ating sin of unbelief. Kasi all of our sins ay nag-uugat yan sa unbelief natin kay Jesus Christ. Kasi hindi nga tayo naniniwala na tayo po ay under ng law na ang iyong basihan natin kung tayo po ay makasalanan. Akala na natin tayo ay matuwid kasi kinocompare natin ang ating sarili sa standard ng mundong ito. But if we compare our standards, if we compare our life to the standard of God, ang sabi nga dito sa Romans 3:10, sabi po dito, all have sinned. Ang sabi, no one is righteous, not one, no? Sabi dito sa verse 10 ng Romans 3, there is none righteous, no, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good. No, not one. So that is the standard of God. At malinaw na malinaw ito. This is the explicit or the very clear teaching na Bible that there is none righteous, not one. There is none who does good, not one. No, not one. Matatagpuan po yan sa Romans 3:10. At sabi nga doon sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Tayo po ay lahat ay nagkasala. We are in spiritual darkness. And unless God will regenerate you, illuminate your spiritual mind, you cannot really see that you are a sinner and mali yung iyong pananaw ng righteousness. Bakit po sinabi, the Holy Spirit will convict you of your sin? Kasi ang pinaka first sin natin ay unbelief on the Lord Jesus Christ. Number two, na i-open ang ating mind, He will define us the correct meaning of righteousness. Kasi ang ating righteousness ay according to ourselves, ang sabi nga ng Isaiah 64 verse 6, all our unrighteousness are filthy rags. Maduming basahan yan sa paningin ng Diyos. At
tayo po ay hindi nakakaabot talaga ng righteousness ng God. Unless na makuha natin yung righteousness na mai-impute o mabibigay sa ating record, mapapalitan yung ating record, we will really not understand the righteousness. At sabi ito sa 10 na although for the Romans or for the Israelites, so, sabi na, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. For they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes." So ang pangalawang gagawin ng Holy Spirit, aside from convicting us of our sin, He will define to us what is the true meaning or correct meaning of righteousness. Ng righteousness natin, katulad ng ating pag-iisip, katulad ng mga Israel, akala nila matuwid sila, pero hindi sila nag-aayon sa righteousness na 100% righteous dapat tayo. And we can only have that if we believe on the Lord Jesus Christ. Kasi ang dapat nating makuha yung righteousness ni Jesus Christ na ma-impute sa ating record, not our righteousness, but the righteousness of God. Ang sabi nga ni Paul dito sa Colossians 3, ang sabi dito sa Colossians 3 or Philippians, sabi dito, Philippians 3, ang sabi dito sa Philippians 3, sabi ni Paul sa Philippians 3:7, "But what things were gained to me, this I have counted loss for Christ." Alam po natin, si Paul ang pinaka-sanctified o pinaka-banal na tao, pero sabi niya, yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ and be found, verse 9, and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith." No? So si Pablo po, sabi niya, na-realize niya when God illuminated him, nakita niya na ang kanyang righteousness ay hindi nakakapasayan sa righteous requirement of God, kaya hindi siya nagmamayabang doon. Siya po ay dapat siya makuha niya yung righteousness of Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Paul sa 7:24 ng Roman, "O a wretched man I am, who will rescue me or deliver me from this body of death?" Kasi alam ni Paul na we are still on our unglorified body, we are not still righteous sa ating paglalakad dito, at we can only be saved if we believe on the Lord Jesus Christ. Sabi na, thanks God, sabi niya dito sa Romans 7:24, sabi niya sa, "O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" This is the body of death, is the sin. "I thank God through Jesus Christ our Lord." So, dito po sa ating binasa, babalikan natin yung ating verse, sabi na, in Him was life, in Jesus Christ was life, and the life was the light of men. Si Jesus Christ is the light of the world. Sabi nga dito sa John 8, 12, ang sabi niya sa John 8:12, "I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life." So unless God will illuminate us, we cannot see that we are in darkness. So sabi ni Jesus Christ, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." So sa ating po kalagayan, na marami po sa atin dito ay naniniwala na we are good, kasi ang ating pong pattern, ang ating pong basihan ay ang standard ng word na to, but we are not good spiritually in the sight of God unless you have Jesus Christ in your life. So sa ating pong spiritual darkness na to, maaari lamang tayong makatakas sa spiritual darkness na to if we believe on the Lord Jesus Christ. Talagang mag-trust tayo sa Kanya, and we will be illuminated. At the same time, malaman natin na tayo makasalanan. We should repent from our sins and be holy, because sinabi ng Peter, "Be holy, for I am holy." Sabi ng Matthew 5:48,
Be perfect for your Father is perfect. Kailangan nating maging perfect, but we cannot be perfected by our own righteousness. Magsa-strive lang tayo, hindi natin sinasabing hindi tayo magsa-strive for righteousness, but we don't believe that that is enough for us to be maahon doon sa ating kalagayan, kasi ang standard ng God ay perfect righteousness. And we can only achieve that if we believe on the Lord Jesus Christ, ang righteousness ni Jesus Christ ang ma-impute sa atin, at makuha, kukunin ni Jesus Christ ang lahat ng ating kasalanan, at siya ay maparusahan. Bilang pagtatapos po, bakit tayo ay nanatili parang sa ating temporal darkness? Unang-una po, hindi po tayo na-liberate sa ating spiritual darkness. At tayo po ay sa ating stubborn tayo, parang dinidefine natin yung righteousness na mali, hindi yung standard ng God, binababaan natin yung righteousness ng kailangan, kaya nga binabago natin yung standard ng Bible, binabago natin yung standard ng God, at akala natin yung righteousness ng God ay pababain natin, akala natin yung ating righteousness ay patataasin natin by being morally good, pero hindi tayo makaka-achieve nun. Kailangan muna natin si Jesus Christ. So bakit tayo nandito pa rin na morally incorrect tayo? Because in the first place, we do not believe on the Lord Jesus Christ. Sabi nga ni Jesus Christ, kailangan kong maligtas muna kayo before I can give you illumination in your life, in your walking in life. So dito po ay bakit tayo magtataka na marami pong mga tao ngayon ay immorally incorrect, kasi hindi po nakapattern talaga sa standard. We are not saying that Christians are morally correct in the sight of God. We are trying to be morally correct. Good po yan, but hindi po yan ang basihan ng ating pagkakaligtas. Kailangan lang nating gawin yan to be morally correct. We should strive more to be morally correct para mag-glorify ang God sa ating mga buhay at makita sa ating buhay na nagre-reflect ho yung life na nasa atin and the light that shines in us, no? So, yun po, at tayo po ay unang, sabi nga ni God, na ni Jesus Christ, what does it profit for a man if he gains the whole world but loses his soul? Kailangan muna tayong ma-illuminate on the spiritual side, and then later on the temporal side, ma-illuminate din tayo, maging maayos yung ating decision, kukunti yung ating kasalanan because of the help of God and pinagsisikapan din natin, at ma-lessen yung ating mga pagkakamali. At hindi ko naman sinasabi na ma-perfect natin ito, but we should rely on the Lord Jesus Christ. So yun po ang mensahe na to. Jesus Christ is eternally existing na po siya. He is God. He is co-equal with God the Father, co-equal with the Holy Spirit, and they existed before wala pa yung foundation of the world. Hindi natin maintindihan. Basta wala siyang, he is the Alpha and the Omega, wala siyang simula. Ikot-ikot yan, hindi natin makita kung taan talaga magsisimula ang God. Kasi nga sabi doon sa Genesis 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. So ibig sabihin, in the beginning, God already existed. So yun po, at tayo po ay maniniwala talaga na Jesus Christ is eternal God. He is the Yahweh. He is the only solution to our spiritual condition, na tayo po ay nalugmok sa kasalanan at hindi tayo makatakas dito. At the same time, dapat tayong ma-reconcile with God. Bilang pagtatapos po, babasahin ko po yung 5:18 ng 2 Corinthians. At bakit ko po ito sinasabi sa inyo, ang pagsasalita na to? Kasi sabi dito sa 2 Corinthians 5:18, sabi dito sa 5:18 na, now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation, that is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Verse 20,
Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Sabi dito, now then, we are who are talking here, as just like the other Christians, are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. Parang ang God ang nag-plead through us. We implore you, on Christ's behalf, be reconciled to God. Sabi dito sa 21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Kasi si Jesus Christ ang naituring na makasalanan because of our sin, tinrato siyang makasalanan, and because of His righteousness, tayo po ay napabuti sa banal na tingin ng Diyos atin, not because of our righteousness, but of righteousness of God. Ang panalangin ko po, palaging pinapanalangin ko na dapat maintindihan natin na tayo makasalanan, kailangan natin maintindihan na tayo po ay lugmok sa kasalanan at tayo po ay mapapahamak at mag-spend ng eternity sa hell if we don't have Jesus Christ. Kaya nga, we are ambassadors. God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. I hope na ang sino mang makarinig sa mensaheng ito ay ma-illuminate ang kanyang sarili sa pamamagitan ng binigay na grace ng God through our faith in the Lord Jesus Christ. We have to believe the Lord Jesus Christ in order to be saved. Let us pray. Panginoon naming Diyos na aming Ama na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, Lord, alam po namin, Lord, na ang iyong mga salita ay makapangyarihan sa ito, makapangyarihan ito, Lord, at ito, Lord, ay nagpipenetrate sa aming mga puso't isipan at mga espiritual na isipan, Lord. Lord, i-bless mo po, Lord, ang mga tao makikinig sa mensaheng ito. Hindi po ako ang kanilang marinig, ngunit ang banal na Espiritu po, Lord, na nagsasalita sa kanila na we should be reconciled with God. Salamat muli, Lord, sa biyaya na binigay mo sa amin. I-bless mo rin po ang makikinig, hindi lamang sa eternal life, kundi sa temporal life din po habang kami naglalakad sa mundong ito. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito. In Jesus' name, Amen. God bless po.